Hello at welcome sa ating YouTube channel. Mga Lodi, Tokyo Revengers Chapter 251 is really packing hot chapter. At sa kung bakit ko nga nasabi yan ay alam nyo naman na, diba? Kasi nga sa loob nga ng chapter na ito ay isang unexpected but very impressive decision yung nasaksihan natin dito kay Coco. At sa chapter nga rin na ito ay may unexpected matchup din tayo nasaksihan dito. Anyways, so bali ngayon nga ay i-review na natin itong official chapter ng chapter 251 ng Tokyo Revengers. Pero bago natin ito simulan ay don't forget nyo muna mga Lodi na i-like ang video ito as a support ito sa ating YouTube channel. At mag-subscribe na din kayo para always na nga kayong updated sa mga chapter review pa natin. So, hindi ko na nga ito patatagalin pa. Simulan na natin i-review mga Lodi ang chapter na ito. Let's G. Anyways, magkaroon muna tayo ng mabilisang flashback para dito sa mga naging kaganapan sa previous chapter, which is itong chapter 250. So bali dito nga mga Lods sa chapter na ito ay dito nga ay nasaksihan natin dito yung official na pagkatalo ng isa sa top member ni Mikey sa Kanto Manjigang na si Sean Madarame sa mga kamay netong si Akun. Pero dito nga rin mga Lods sa chapter na ito ay yung momentum na hawak ng Tokyo Manjigang pagkatapos nilang matalo ang Haitani Brothers at si Kanji Mochizuki at si Sean Madarame ay sa mga last part nga mga Lodi ng chapter na ito ay mabilisang nakuha nga kaagad yung momentum na iyon ng Kanto Manjigang. Kasi dito nga ay nagawang matalo ni Orochi Uesanzu, yung isa sa pinakamahalagang miyembro ng Tokyo Manjigang na si Kawaragi Senju. At sa mga naunang part pa, bago ito mangyari, ay dito ay nasaksihan natin yung Waka and Benkei versus si Inupi na matchup. So bali yan nga, yung mga naging kaganapan mga Lodi sa previous chapter. So now, let's move na tayo dito mga Lodi sa latest chapter. Let's go! Nga pala, so bali ito nga pala mga Lods, yung official lead page ng chapter 251. Ito na yon mga Lods, ang solid diba? So bali ito nga pala yung magsisilbing cover page ng chapter na ito. Yo, ganda diba? So bali nagsimula nga mga Lodi ang chapter na ito sa senaryong ito, which is sa Waka and Benkei o mas kilala sa katawagang Vest Duo ng First Generation Black Dragons Gang versus dito nga mga Lodi kay Inupi. Dito mga Lods, makikita natin dito based sa mukha ni Inupi na lugi talaga siya. Kasi nga, 2v1, kita naman natin sa mukha niya rito na napapagod na siya. At plus pa nun, labag sa loob ni Inupi labanan yung dalawang to. Kasi based nga sa past niya, diba, malaki talaga yung respeto na itong si Inupi mga Lodi sa dalawang legend to ng first generation ng Black Dragons Gang. At makikita nga rin natin dito sa mga katagang iniwan ni Sensei, yung same lang mga Lodi ng kasasabi ko. So bali dito mga Lods, nag-aalala talaga itong si Coco kay Inupi. Dahil dito nga ay kita niya talagang nahihirapan itong si Inupi sa Vest Duo nakaharap nito. Kaya dito nga ay napawika siya kay Inupi na sinusubukan ba daw talaga niyang makipagbakbakan sa dalawang legend to ng first generation ng Black Dragons Gang. Nasa katinuan ba daw talaga siya? Nang marinig naman niyon ni Inupi ay mga Lodi, ang tanging naging sagot lang dito ni Inupi kay Coco ay manahimik daw ito. Sabay biglang baling ni Inupi mga Lods sa Vest Duo ng tig-iisang suntok. Sabay wika niya sa Vest Duo pagkatapos niyang suntokin ng mga ito, Waka and Benkei daw, yung Brahman Gang daw at yung Kanto Manjigang daw. Sa tingin ba daw nilang dalawa, gusto kaya ni Shinichiro Sano ang lahat ng iyon? Gusto kaya daw ni Shinichiro Sano yung mga nangyayari ngayon, lalo na sa kanilang dalawa? Pero ano't ano pa man daw, sa kaloob-looban niya daw mismo, sila pa rin daw ang first generation ng Black Dragons Gang. Sila pa rin daw yon, kasama siya. Kaya nga raw, kasama ng pag-iisip daw niyang iyan, ay inilagay niya yung buo niyang tiwala sa mga kamay ng taong iyon, which is ni Takemichi. Kasi yung second at first generation nga daw ng Black Dragons Gang ay magkapareho lang ng spirit. Kaya dahil daw dyan, hinding-hindi daw siya magpapatalo sa Kanto Manjigang. Nang marinig iyon ni Coco, yung mga winikang iyon ni Inupi ay napahinto ito. At tila natauwan siya dito, kaya dito nga ay may biglang naglaro sa isip niya. Ano ba daw ang gagawin niya? Noong mga bata pa daw sila, pumaparoon daw siya kung saan naroon itong si Inupi para iligtas lang daw ito. Pero ngayon daw, selfish act na lang daw siya. Pero dati naman daw, lagi niyang pinipili si Akan eh, kumpara dito kay Inupi. Diba? Tama daw. Yan yung naglarong tanong sa isip niya. Sabay na pahinto talaga itong si Coco, which is na priest. At may na-realize siya. At ito yon. Pero, pagkatapos daw nun,
pila o totoong wala na siyang babalikan pagkatapos nun. Then pagkatapos ng palaisipang iyon ni Coco, inaputol dun yung scene. Tuloy pa rin ang digmaan mga lods sa dakong pinaglalabanan ng dalawang grupo. Mula sa taas, tanong ni Mikey ang labanan ng dalawang grupong ito. Kasi nga diba, chill lang siya sa taas. At may napansin siya dito. At ito na yung point mga lodi na alam na ni Mikey na natalo na ang Haitani Brothers, si Kanji Mochizuki at si Sean Madarame. Napansin niya yun ni Mikey, mga lods. Kaya dito nga napawika siyang yung labanan daw na iyon. Tila may kahinat na daw. Buhat ng matalo nga ang Haitani Brothers, si Kanji Mochizuki at si Sean Madarame. Kaya dito nga mga lods ay may tinawag si Mikey. At yup, sa paglitaw ng taong iyon na tinawag ni Mikey ay ito na nga mga lods, si Shuji Hanma. Utos ni Mikey mga lodi kay Shuji Hanma. Pinagkakatiwala na daw ni Mikey kay Hanma yung lahat. I mean, hindi naman yung lahat. Pero yun nga, pinagkakatiwala niya daw kay Shuji Hanma yung napansin niya. At dito mga lodi ay ang agad na sagot ni Hanma, okay daw. Then at the next panel, habang tuloy ang labanan sa dako kung saan naroon si Namitsuya, Hakai, Chifuyo at Akon, dito nga mga lods ay biglang sumulpot dito si Hanma at yup, sila nga yung tinutukoy ni Mikey kay Hanma na siya na ang bahala sa kanila. Which is siya na yung bahalang tumapo sa kanila. Wikang bungad ni Hanma kay Mitsuya, Hakai at Akon, yo, the survivor of death. At nang makita siya ni Mitsuya, sumimangot ito mga lodi sa bibigkas ng mga salitang Hanma. At wika naman dito ni Hanma, makipaglaro daw sila sa kanya. Then end of this scene. At the next panel mga lods, bumalik na ulit dito kaila Inopi yung scene. Dito mga lods, mukhang pagod na talaga dito mga lods si Inopi. Pero well, hindi talaga nakakapagtaka yun kasi 2v1 nga mga lods yung labanan. Sa pool si Inopi mga lods, tapos sa pool ulit siya. Nang makita iyon ni Coco, gulat na gulat ito. Kaya napasigaw ito mga lodi sa pangalan ni Inopi. At nang marinig naman iyon ni Inopi, ay dito ay nagwika si Inopi sa kanya, wikang ano daw ang gagawin niya. Nagulat si Coco nang marinig niya iyon. Pero pagpapatuloy ni Inopi, karugtong ng mga salitang sinambit niya ngayon, ano daw ang gagawin niya? Tulungan niya daw siya, 'di ba? Siya daw yung kaisa-isa niyang tunay na kaibigan. Nang marinig iyon ni Coco ay may naglaro ulit sa isip ni Coco. At ito yung mga salitang iyon. Ano ba daw yung sinasabi nitong si Inopi? Eh nasa magkabilang panig daw sila ngayon, 'di ba? Kaya ba't daw winiwika ni Inopi yung mga salitang iyon? Pagkatapos sabihin niyo ni Coco sa isip-isip niya, may isang tinig sa puso't isip niya na narinig niya na galing pala iyon mga lodi sa first love niyang si Akane. Wika ni Akane, well daw, buti na lang daw ngayon daw sinabi ni Inopi yun, diba? Tama na daw yung ginagawa na itong si Coco. Oras na daw para mamuhay itong si Coco ng ayon sa sarili niyang kagustuhan. Maraming salamat daw, Hajime-kan. At pagkatapos nun, bigla nang naglaho yung imahe ni Akane at yung mga tinig na narinig niya. Napatulala si Coco, kasabay ng mga wika niya sa isip-isip niya na okay daw, nakikita niya na daw. Napakatigas pala talaga daw ng ulo niya. At pagkatapos mga lods ma-realize iyon ni Coco, ay bumalik na rito mga lodi yung scene kay La Inupi. At dito mga lods, buhos lakas na si Benkei sa suntok na papakawalan niya dito. At ramdam din dito mga lodi ni Benkei na isuntok niyang iyon ay katapusan na ni Inopi pag tumama ito. At yup, pati si Inopi mga lods alam niyang katapusan niya na pag tumama iyon. Pero bago pa man lumapat yung suntok na iyon sa mukha ni Inopi, ay yung suntok na iyon mga lods, eto na nga mga lodi, boom! Sa pool si Benkei ng isang solid na suntok, pero hindi ng sino man sa miyembro ng Tokyo Manji Gang, kundi walang iba mga lods, kundi si Coco. At yup, Coco is really fucking back mga lodi beside ni Inopi. At wikang bunga dito mga lodi ni Coco. Kay Inopi, nakakainis daw itong si Inopi. Then end of that scene. Then at the next panel mga lodi ay yup, eto na nga din mga lodi yung nakita natin sa leaks panel, which is a spoiler na nakakiat na nga dito mga lodi si Pachin kung saan naroon itong si Mikey. At dito nga mga lods ay nagpahayag siyang siya daw yung makipagtuos dito kay Mikey. At nang makita naman siya dito mga lodi ni Mikey ay nagbigay dito mga lodi si Mikey ng isang solid at nakakangilabot na titig dito kay Pachin. At yup, dito na nga din mga lods nagtatapos ang chapter 251 ng Tokyo Revengers.
So bali, bago nga pala mga lods magtapos ang chapter na ito, ay dito ay malinaw na sinasabi na si Coco. Official na siyang lumilipat dito mga lodi ng panig. Mga lodi sa panig ng Tokyo Manjigang. So bali yan nga ay makikita nyo sa mga huling katagang iniwan ng sensei sa mga huling panel ng chapter na ito. So bali dito nga mga lods kay Lamaiki at Pachin Ayop. Talaga namang imposibleng match up. Pero well, tignan pa rin natin yung kalalabasan. Kasi nga naman mga lods, totoo, may nakonclude ako. So bali ito yun. Yung Pachin mga lodi na nakita natin during Mobius Arc. Yung laban nila Ozanai. I think hindi yun yung totoong lakas ni Pachin. At sa kung bakit ko nga nasabi yan ay mga lods 100%. Kasi nga, noong mga time na yan, wala sa kondisyon itong si Pachin. Yung utak niya wala sa kondisyon, which is hindi siya makapokus. Gawa nga nung ni-rape, diba, ng grupo ni Ozanai, which is yung Mobius, yung girlfriend niya. Yan yung dahilan mga lodi, I think, kung bakit mahina si Pachin. Yung nakita natin siya doon na lumaban. Kaya ngayon nga tignan natin mga lods, kung anong lakas yung may papakita niya sa atin ngayon na nasa kondisyon siya. Pero well note, alam naman natin na sa pagitan nila, Mikey at Pachin, 1-0 na mga lodi. 1-0 na, gawa nga diba nung natalo ni Mikey si Pachin nung mga bata pa sila. At yup, oo, alam naman natin na nananatiling the invincible Mikey pa rin si Mikey, walang talo. Kaya yup, I think lang talaga walang magagawa yung level ni Pachin dito kay Mikey. Kasi yup, alam naman natin hindi na kailangan sabihin. Pero tignan pa rin natin yung kalalabasan. Basta ako mga lods, ang inaasahan ko lang naman dito mga lodi sa laban na ito ay magkaroon ng impact yung laban na to kay Mikey. Impact para matauwan si Mikey. Kahit konti lang, tapos si Mike, tapos si Takemichi na ang bahala. Diba? Good mindset. Anyways, so bali overall yops, solid chapter to mga lodi. Kayo mga lodi, anong masasabi nyo sa chapter na ito? Drop your theory or kung may prediction kayo for the next chapter, drop nyo na yan sa comment section. So bali, huwag nyo nga palang kalimutang i-like ang video ito. Don't forget na mag-subscribe na kayo mga lodi sa channel natin na ito. Yeah, this is Anime Real Quick Page channel, Meko Senpai. Peace out.